So paano po ito ginagamit? Ang takip po ng hyssop foliar fertilizer na nasa bote ay 15 ml po ang kanyang sukat. Dalawang takip nito ay 30 ml. Ang 30 ml po ay inilalagay doon sa sprayer nating mga magsasaka na meron pong laman na 16 liters na tubig. At ito po ay ini-spray sa 1,000 square meters na palayan. Kung ang paggagamitan po ay isang ektarya, i-multiply lang po natin ito ng 10 beses. Ibig sabihin, sa isang ektarya po ay makakagamit lamang ng 300 ml ng hyssop foliar fertilizer. Tatlong beses po ito ginagamit, kung kaya't ang isang litro po ay magagamit po ninyo hanggang sa pag-ani natin. Ang natitirang 100 ml ay pwede po natin i-apply sa ating mga halaman, gulayan na nasa bakuran. Kailan po ito ginagamit? Tatlong beses po ginagamit ang hyssop foliar fertilizer. Ang unang application po ay kapag ang ginagamit ng magsasaka na method ay ang sabog tanim. Magbilang lamang po ng 7 araw mula pag-usbong ng palay. Kung hindi po kayo nakapag-spray after 7 days, ay pwede naman po sa pang-8, pang-9 o pang-10 araw. Ang importante ay nakapag-spray po tayo. Kung ang ginagawa naman po ng ating mga magsasaka ay yung transplant, magbilang lamang po ng 7 araw mula pagkalipat nito at saka po mag-apply ng hyssop foliar fertilizer. Ngayon po, sa unang pag-apply ng hyssop foliar fertilizer, hindi po ba't maliit pa yung mga palay? Pag-spray po natin saan po napupunta ang karamihan ng ating fertilizer? Sa lupa. So, sa patuloy po natin na paggamit nito, ay nanoneutralize po nito ang acidity ng ating mga lupa. Kung kaya't isa po ito sa mga magiging rason kung bakit po tayo magkakaroon ng magandang ani sa mga susunod na araw. Pangalawang application naman po ay kapag nasa panahon na po ng pagbubuntis ang ating mga palay. Alam na po iyon ng ating mga magsasaka. Sa third application naman po o yung last application ay sa panahon naman ng paggagatas o yung tinatawag po nating milking stage ng ating mga palay. Ito po ay kapag pinisil ang butil ay parang may lumalabas na tubig na kulay puti. Ito po ang palatandaan na nasa milking stage na ang ating mga palay. Anong oras po dapat i-apply ang hyssop foliar fertilizer? Ang best time po kung sa umaga ay mula 7 a.m. hanggang 10 a.m. at kung sa hapon naman ay 4 p.m. hanggang 5 p.m. Dahil sa ganitong oras po nakabukas yung stomata o yung small pores ng ating mga palay o halaman. So ang tanong po, ito po ba ay gastos o tipid? Ang hyssop foliar fertilizer po ay nagkakahalaga ng 1,500 pesos suggested retail price, yung kanya pong isang litro. Ito po ay katumbas ng 2 sako po ng ating abono. Paano po kayo makakatipid? Kung kayo po ay gumagamit ng 12, ng 10 o 8 sako ng abono, tatanggalin lamang po natin ang 2 sako at ipapalit ang hyssop foliar fertilizer. Kung kayo naman po ay gumagamit ng 6 na lang o kaya 7 na sako ng abono, ang tatanggalin lang po natin ay 1 dahil hindi po sapat kung tatanggal pa tayo ng 2. Magkano po ang 2 sako ng ating abono? Sa mga napuntahan po namin mga lugar, sa mga probinsya, ang abono po nila ay nagkakahalaga ng 2,800 pesos. Hanggang 3,100. Po tayo mag-compute sa 3,100 pesos. Ibig sabihin, ang 2 sako po ay nagkakahalaga ng 6,200 pesos. At kung papalitan po natin ito ng hyssop foliar fertilizer, makakatipid po tayo ng 4,700 pesos. At maganda pa rito ay maganda ang ating ani. Yan po ang maiksing paliwanag ng ating hyssop foliar fertilizer. Nawa po ay marami kayong natutunan at maibahagi po natin ito sa ating mga magsasaka para matulungan din natin sila. Kung gusto po ninyo makapasubok ng ating produkto, mag-message lamang po sa ating mga depots, sa ating mga stockist or sa mga hyssop members para po makasubok nito. Ano ba ang mga effect ng hyssop foliar fertilizer sa ating mga palay? Una, mas mahaba ang ugat. Pangalawa, mas marami ang gipi. Pangatlo, mahaba ang uhay na puno ng bunga. At pang-apat, lahat ng bunga ay may laman